Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, patapos na. Ang bilis po na talaga ng araw, lalo na't September na. Naaamoy nyo na ba ang Kapaskuhan? Kaya lang, ang ating Pasko ngayon ay tila magiging hindi ganun kasaya dahil sa nangyaring pandemya na hinaharap. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin nating hinaharap ng buong mundo. Kaya sana magdasal tayo na sana maawa ang Diyos ay matapos na po ang lahat ng ito. Okay, ngayon po ay isa na namang panibagong love spell ang ating ituturo. Ito po ay upang habul-habulin ka ng taong mahal mo. Kung saan ka man mapunta ay susunod-sunod siya sa'yo. Pwede ito sa magkarelasyon kahit na sa malayo kayo sa mga LDR, pwede ito sa magkasintahan, pwede ito sa mag-asawa, or pwede rin ito sa taong nais mong paibigin sa'yo. Muli po, ang paggawa po nito ay kailangan ay malinaw ang iyong isipan at dapat buo ang inyong konsentrasyon at syempre laging naroon ang ating 100 tiwala sa ating gagawin. Araw-araw po ay nakaka-receive tayo ng mga messages sa ating Facebook page na ang kanilang kasayahan sa kanilang tagumpay na kanilang ginagawa. Mayroon namang iba na nagtataka na ilang beses na daw nilang ginawa ay wala pa rin po. Depende po kasi yan sa inyong tiwala at sa inyong dedikasyon, or mayroon namang ibang spell, siguro ay hindi yung spell na yon ang nararapat sa'yo. Marami po tayong spell na maaari nating subukan. Kasi naman po yung iba ay ginagawa lang po nila, pura mismo po ay nangyari po. Mayroon namang iba inaabot ng 3 araw, 1 linggo. Yung iba naman pong spell ay huli po ang talab. Kaya wag kayong mawala ng pag-asa. Nang pagkalipas pa lamang ng ilang araw ay wala pa pong resulta ang inyong spell. May maraming nagtatanong, pwede daw po bang gumawa ng ilang spell? Ang pwede po nating gawing spell sa isang tao ay pwede po kayong gumawa ng 3. 3 po ang maaari nating gawin. Ngayon po, ito po ay upang hahabul-habulin ka ng taong mahal mo, upang lagi kanyang pakakaisipin, upang lagi kanyang mamahalin. Okay, make sure lamang po na sigurado ka na sa iyong damdamin bago mo ito gagawin, or kung gagawin mo naman ito sa iyong asawa, ay maganda po upang ang iyong asawa ay maging tapat sa iyo at saan ka man mapunta ay hahabul-habulin at hahanap-hanapin kanya. Okay, kailangan po natin ay papel, malinis na papel, bullpen, puting papel po. Okay lang po kahit may mga ganito-ganito, pero kung may puti po ay mas maganda. Bullpen, kung mayroon kayong pula ay mas maganda, ngunit kung wala naman ay pwede na rin po itong itim, pero mas maganda po gamitin ang pula. Kailangan rin natin ng tubig. Hindi naman kailangan na ganito ang basong gagamitin nyo. Pero dapat po ay clear na babasagin ang inyong gagamitin. Huwag po kayong gumamit ng plastic. Yun pong clear ang gagamitin. Kailangan din natin ng mangkok. Lagyan po ng kaunting tubig ang ating mangkok. Ayan po, may kaunting tubig po. Ayan. Tapos, kailangan natin ng aswete. Alam nyo po ba yung aswete? Yung bilog-bilog. Yung maliit siyang bilog na nagkukulay pula po siya. Madalas po yan sa mga karinderyang ginagamit yung pinapanghalo nila para yung kanilang sauce ay magiging mapula. Aswete po, iyon. Ang aswete ay ilagay nyo na dito sa kaunting tubig na nilagay natin sa ating mangkok upang pumula ang tubig sa ating mangkok kagaya ng ating mga pusong pula. Ang ating puso ay kulay pula, kaya lagyan po ninyo ito ng buto ng aswete upang pumula ang ating tubig. Ayan. Ngayon ay kuhanin ang puting papel. Isulat dito ang kanyang buong pangalan at ang kanyang kapanganakan. Ma'am, hindi ko po alam ang kanyang kapanganakan. Alamin mo po ang kanyang kapanganakan. Pero kung talagang wala, ay okay lang. Ngunit mas maganda po kung alam mo ang kanyang kapanganakan. Isulat natin ito ng 3 beses. Halimbawa, siya ay Si Romeo Castro. Si Romeo Castro ay pinanganak noong February 8, 1985. Ayan, Romeo Castro.
February 8, 1985. Romeo Castro, February 8, 1985. Ayan. Ito. Ayan, ganyan po. Ganyan. Pagkatapos ay itupi mo ang papel ng 3 beses papaharap sa'yo. Dahil kahilingan po ito, dapat po ang ating patupi ay paharap po sa atin. Ayan, dyan yung pangalan niya. Ganito po ang pagtupi. 1, 2, at 3. Ayan. Pagkatapos ay pwede natin itong itupi pa ng paganito. 1, 2, 3. Ayan, ganyan, ayan. Pagkatapos ay ilagay natin ito dito sa ating baso. Ilagay natin ito sa ating baso. Ito ang ating baso. Ayan. Ilagay natin ang ating papel. Ngayon, pag nailagay na natin ito, ay kuhanin mo ang tubig o sa mangkok na may aswete. Salain mo ito at ilagay mo dito ang tubig na nagkulay pula dahil sa ating aswete. Dapat po ay maging kulay red. Aswete po ang gagamitin, ha? Aswete. Marami po nito nabibili sa mga palengke. Magtanong lamang po kayo, karamihan po nito ay nabibili sa mga palengke, sa mga gulayan. Dahil karamihan po ito ay ginagamit sa pagluluto. Doon sa po sa mga probinsya, nung maliliit pa po kami, ay ginagamit po namin itong pang cutex, pang kulay sa aming mga kuko. Ibuhos po ninyo ito dito para ang ating tubig ay magkulay pula. Ayan, magkulay pula. Pagkatapos po nito, ay humarap ka kung saan sumisikat si Haring Araw. Humarap ka sa silangan kung saan sumisikat si Haring Araw. Hawakan mo ang baso sa iyong dalawang kamay ng paganito. Ilapit ito malapit sa iyong puso. Tapos, hilingin mo, sabihin mo ang iyong mga kahilingan, yung kahilingan na mula sa iyong puso. Halimbawa, ang iyong asawa ay gusto mong mas lalo kanyang mamahalin o habol-habulin ka ng asawa mo, sasabihin mo lamang, sa tulong mo, ang asawa ko ay mas lalo akong mamahalin, susundan niya ako saan man ako mapunta. Pagkatapos ay banggitin mo ang kanyang pangalan ng 3 beses. Romeo Castro, Romeo Castro, Romeo Castro. After na po nung iyong hiling, isang beses lang pong sabihin ang inyong hiling. At ang kanyang pangalan ay 3 beses mong babanggitin. Kailangan po ay nakaharap kayo sa silangan. Pagkatapos po ninyo itong humiling at tapos na po yung pagbanggit nyo ng pangalan, ay hipan nyo po ang tubig ng 3 beses. Yan. Pagkatapos po ng 3 beses, pagkatapos po na hipan ng 3 beses, ano po ang gagawin natin dito? Ang gagawin po natin dito ay ilalagay po natin ito sa ilalim ng kama or sa ibabaw ng inyong kabinet. Pwede po sa ibabaw ng inyong kabinet o sa ilalim ng kama, yung hindi po siya mapapakialaman, yung hindi po siya makikita ng kahit na sino. Dapat po ay wala pong ibang makakakita nito kundi ikaw po lamang. Ikaw po lamang, kasi pag makakita na ito ng iba, ay maaari pong hindi tumalab ang ating spell na ginawa. Kailan po ito pwedeng kuhanin? Pag nakikita nyo po ang ating papel na madumi na, ay pwede na natin itong kuhanin at itapon. Nasa sa inyo na po kung saan ninyo itapon ito. Itapon po ninyo ito sa inodoro. Inodoro at i-flush ninyo doon. Or sa inyong lababo, sa labas ng inyong bahay ay maaari naman po. Ano po ang araw ng paggawa nito? Maaari itong gawin ng Biyernes at Martes. Biyernes o Martes. Ang pwedeng paggawa nito, pwede mo itong gawin ng Martes ng umaga, pwede rin naman gawin ng Biyernes ng umaga. Alas 6 hanggang alas 8 po lamang, or pwedeng alas 5, pwedeng alas 5 hanggang alas 9 po ng umaga. Dapat po ay nakaharap kayo sa
kung saan sumisikat si Haring Araw habang ginagawa ito. Doon po kayo humarap. Halimbawa, nasa inyong kwarto kayo, tingnan nyo po kung saan lumalabas si Haring Araw at doon po kayo humiling. Doon po ninyo gawin ang inyong paghiling. Gawin po ninyo ito ng tama at tiyak na kayo ay magtatagumpay. Pwede po ito sa LDR, pwede sa magkasama lang sa bahay, or pwede naman sa mga taong lihi mong iniibig. Ikaw na po ang bahalang humiling kung ano ang kagustuhan sa iyong puso. Ngunit tiyakin mo lamang na gagawin mo ito hindi para paglaruan, kundi para dahil ang iyong intensyon ay totoo. Sapagkat kung ito ay paglalaruan mo, ikaw din ay paglalaruan ng kapalaran. Kung baga ikaw ay mamalasin sa pag-ibig kung paglalaruan mo ito sa isang tao. Kung gusto mo lang magsubok-subok sa isang tao, ay ikaw din ay magiging mailap sa iyo ang tunay na pag-ibig. Ayan po lamang. Maraming salamat po at magandang gabi.